yun. At ang katotohanan, by all indicators of evidence, testimonials, documentary and video evidence, sila po ang lumapit kasama ang kanilang mga pamilya sa ating security forces at tumulong po ang ating Philippine Army at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. And because of that, Brother Franco, we have received a transcription of the statement ng stepfather na ni Jed sa isang panayam. Ito nga, ka-Eric, mula mismo sa tatay ng isa sa bumaliktad sa hanay ng militar patungkol sa kanilang pagiging aktivista kuno. Sige. Ito ang sabi, mula sa tatay ito ni Jed Tamano. Ha. Actually po, nabigla din kami sa presscon. Kasi nung araw na apparently sumuko sila sa otoridad, humingi sila ng tulong para ma-rescue sila. Hmm. Nandoon kami sa kampo ng militar. Okay. Yan. Si Jonila nga, inamin niya sa amin na matagal na siyang NPA. Mm. Mm. May affidavit yan. Yes. Mm. Sa armadong grupo, natatakot daw siya sa seguridad niya. Sa grupo na to, kaya kinumbinsi siya ni Jed para sumuko na. At yun nga yung inilahad nila sa affidavit nila. Mm. Kaya nabigla kami, ito sabi ng tatay ni Jed, kaya nabigla kami na ganun ang sasabihin nila kasi hinikayat lang niya si Jed para magsinungaling sa otoridad para lang makagawa ng ganitong issue. Mm. Mm-hmm. Kaya makita mo, magkaiba yung reaction ng dalawa during the press. Nagulat din si Jed Yung medyo younger one. Younger na. Yeah, yung mas maayos yung... Yung anak nila, Mr. Enrique. Ilang beses namin silang tinanong kung mayroon silang gustong baguhin. Wala silang sinasabi, pati po kami nagtataka kung script ba to na ginagawa ng mga makakaliwang grupo para siraan ang gobyerno. Pati kami na mga magulang nagmukhang tanga dito kasi all the while nasusuko sila kasi nami-miss na nila kami. Mga kapatid niya, tapos biglang sinabi ni Jonila na matagal na siya sa armadong grupo. Apat na taon. At gusto niya nang makapiling ang nanay niya at natatakot din siya kasi liliquidate siya ng kanya makasama. Totoo yan. Yeah. So malinaw na all along, the process of providing yung connection and coordination, hindi po lumapit ang military o ang gobyerno. Yeah. Ang lumapit po yung pamilya nila Jed. At dahil si Jonila ang nagsisilbing bilang political guide ni Jed Tamano, so kasabay po siya sa sumama doon sa pakikipag-ugnayan sa ating security sector na inarrange ng mga pamilya mismo ng isa sa mga batang kadre na ito ng CPP and PNDF na si Jed Tamano. So pangalawa, malinaw ang binabanggit ni Ginoong Enrique at we will try to contact him and the family para magbigay ng panayam sa SMNI dito sa Laban Kasama ang Bayan. Let's try tomorrow, yeah. Miss Ina, Brother Franco. Dinagdag niya, malinaw na apat na beses na tinanong sila kung may babaguhin ba sila sa salaysay nila, sa kanilang sinulat, bago sila in-interview, hiwalay, sa isang pribadong setup na walang nakatingin at walang nakikinig ng administering lawyer ng Public Attorney's Office, si Attorney Bagay. Malinaw yon. There was no coercion, there was no manipulation, there was no situation of undue duress na pinilit sila at tinakot. Number three, na binanggit ni Ginong Enrique, nabigla sila sapagkat all along, inaamin na ni Jonila na siya nga ang involved sa maraming pagkilos ng CPP, NPA, NDF, at kung kaya, natatakot na rin siya dahil pwedeng balikan na siya ng kanyang grupo sa kanilang pag-ugnay sa gobyerno sa layuning sila ay makapagbagong buhay at makabalik sa mga pamilya nila. Subalit, may isang weakness po ito yata. At nakukakuha tayo ng informasyon dahil sa kabutihang loob at pagtitiwala ng gobyerno natin, even ang security sector, even that they are at the custody, sa security custody sila ng Philippine Army, binigyan sila ng pagkakataon gumamit ng cellphone. And the whole story started there. Si Jonila, nakipag-ugnayan po sa CPP, NPA, NDF leadership nila dyan sa Central Luzon at idinugtong sila sa mga national operatives nila like Arlene Brosas, Caloy Sarate, Renato Reyes, sila Raul Manuel na yan, nagpulong-pulong na at nagsabwatan
kung anong gagawin sapagkat alam na nila, anticipated na ng CPP and PNDF na magkakaroon ng media presentation on Monday. Yun po ang dahilan kung bakit binaybay natin kanina ang isang grand scheme and pattern of conspiracy. At walang ibang pwedeng gumawa niyan, hindi yan si Jed at si Junila lang. Yan ay pasimuno at kinumpasan ng National Unit ng CPP, NPA, NDF, Urban Operatives, lalo na po ang National United Front Commission nila, kung saan, at ang National Organizations Department, kung saan nandyan po nabilong itong sila Raul Manuel, Arlene Brosas, at pati si Franz Castro. Pero ka-Eric, may tanong ako. Mm. Itong punto na to, ano na yung nakikita mong gagawing direksyon ng CPP? Bibitawan din ba nila ito? Mas papaigtingin pa nila na magamit itong dalawang kabataang rebelding ito? Mukhang, how do you see? What's the next step? Kasi nasalita na ang magulang. Mukhang sumabog sa mukha nila, Miss Inay. Ayun nga. Brother Franco. Ano ang nakikita mo dyan? It fell flat on their faces. Yeah. Ibig sabihin, una lang ang shock and awe. Yeah. Mga dalawa, tatlong oras. Pero nang kinagabihan at kinalaunan, nang lumabas yung video of surrender, yung voluntary execution of affidavit, at ang pagpapaliwanag ni Pau Lawyer and Head Attorney Persida Acosta at pati na ng ating mga NTF-LCAC documentation of evidence, mukhang bumaliktad ang simpatya ng taong bayan at hindi naniwala na sila'y dinukot, hindi bumenta po itong propaganda nila na atakihin ang gobyerno, atakihin ang NTF-LCAC at palabasin na nagdudukot ng mga aktivista lang daw ang mga gobyerno at puwersa ng pamahalaan. Sapagkat right at that very evening, Brother Franco, or the next evening, nagkaroon ng isang mock poll survey. Yeah. Ang isang malaking dyaryo at 85% ng mga nagsumagot, hindi sila naniniwala na walang kasalanan ang dalawang ito, at hindi sila naniniwala na dinukot ito ng military. Yeah. At nararapat silang parusahan sa batas at kasuhan, pati na mga naging kasabwat nila.